Napakainit. Hello guys, si Aaron to. And today is holiday. I love holidays. Sino ba namang ayaw ng holidays? No? I'm sure ikaw din gusto mo ng holidays. Pero yun mo, 4 days na walang pasok dito sa Taiwan ngayon. Bakit? It's Dragon Boat Festival. As I check in internet, cancelled yung mga Dragon Boat races. So, wala tayong mabablog na Dragon Boat races. But, I'm planning to go to Sinchu. So, wala kasi tayong gagawin sa dorm. No? So, nagplano na lang ako mag-vlog and pumunta sa Sinchu. So, kasama kayo syempre. Pang hinihintay natin, punta na tayo sa Sinchu. Tara na! Nakalimutan ko yung payong. Tara guys! So guys, nakababa na ako ng bus and I love you Google, hindi mo ako niligaw. So lalakarin na natin papunta sa Sinchu Zoo. So may ticket na ako guys. Mura lang siya. 50 NT lang. No? 50 NT lang. Tara, pasok na tayo. So guys, gusto ko nga palang talakayin yung ano nga ba yung mga bagay na nagustuhan ko sa Taiwan bilang isang OFW. Number one na nagustuhan ko dito sa Taiwan na bilang OFW is yung health benefits na nakukuha ng mga migrant worker na kagaya ko dito sa Taiwan. Yung meron kaming health card. May ingay siya sa meron kaming health card. Ang ingay ng nasa likod ko. Pois na pois na ako guys sa init. Pag nagpa dentista ka, 200 lang yung babayaran mo. Maximum ng 2 ipin yung pwede mong ipagawa. Pwede mong ipapasta or pwede mong ipabunot. 200 lang babayaran mo. And may kasama na siyang linis. So pag nagpa-doktor ka naman, 200 lang karaniwan yung babayaran mo. Ingay talaga. 200 lang yung babayaran mo pag nagpa-doktor ka. Kasama na yung gamot, kasama na yung test, yung konsulta, kasama na yon. Lahat-lahat na yon package. 200 lang yung babayaran mo. Napakaganda para sa aming mga OFW kasi pag nagkaroon ka ng sakit, may gamot ka na sa halagang 200. No? Kaya yung health card yung number one na nagustuhan ko sa Taiwan. So guys, ang sulit ko nagustuhan dito sa Taiwan ay malinis ang Taiwan, no? So sa pagtatapon niya ng basura, hindi sila naglalabas ng basura basta-basta sa kalsada. Hinihintay nilang dumating yung truck ng basura. May tugtog pa nga yung truck ng basura eh. Saka yung sa littering, mahigpit sila sa ganun, no? Hindi sila nagtatapon basta-basta kung saan-saan ang mga kalat nila kahit na balat ng candy. Madisiplina ang mga tao dito. So, isa yun sa nagustuhan ko dito sa Taiwan. Maganda, malinis. So guys, yung ikalawang bagay na nagustuhan ko bilang OFW dito sa Taiwan is yung bonus. May bonus kapag holiday. Tulad ngayon, di ba? Dragon Boat Festival. So may natanggap kami na a total of
2,000 NT na bonus. Yun ay 1,000 voucher and 1,000 na cash. Kahit na wala kaming pasok ngayon, holiday, bayad kami. Tapos may nakuha pa kami na 2,000 na bonus. So, yun yung ikalawang bagay na nagustuhan ko bilang OFW dito sa Taiwan. Yung mga hayop nagtatago eh. Kasi siguro dahil mainit, no? Tara! So guys, ang isa ko pang nagustuhan dito sa Taiwan is napaka-safe sa Taiwan. So, sa tatlong taong ko dito sa Taiwan, wala pa akong nabalitaan na rape or na nakawan, ganyan. Wala. Napaka-safe, napaka-baba ng crime rate dito sa Taiwan. Kahit gabihin ka sa daan, hindi ka nag-aalala na baka mapano ka. Dito sa Taiwan, wala naman akong nababalitaan na naabuso yung OFW or ano man. No? So, safe dito sa Taiwan. Isa yon sa nagustuhan ko. Guys, si Future Aaron to. May nakalimutan lang kasi akong banggitin dun sa vlog. Ito yung tax refund. Dito kasi sa Taiwan, every month, kinakaltasan kami ng tax. So, ang kagandahan, every third quarter ng taon, ibinabalik ito ng Taiwan government sa aming mga migrant workers. So, napakalaking tulong ito para sa aming mga OFW, no? So, iyon lang. And balik tayo sa vlog. Isa pang maganda dito guys, meron sila ditong yo-yo card na tinatawag, no? Para siyang beep card sa atin sa Pinas. Pero ang kinahibaan ng yo-yo card dito, pwede mo siyang gamitin sa bus, isa-swipe mo siya. Ang tawag dito sa swipe, swaka. Isa-swaka mo siya, pagsakay at pagbaba. Sa train, pwede mo din siyang gamitin, dalawa na. Sa mga 7-Eleven, Family Mart, High Life, lahat ng mga convenience store, pwede mong magamit yung yo-yo card. Basta may laman, ha? Sa mga fast food, minsan tumatanggap din sila nun. Isa-swipe mo lang. Sa bike, may mga bike dito na nahihiram, no? Isa-swipe mo lang din yung yo-yo card mo. Makakahiram ka na ng bike. Sobrang dami. Sobrang daming pwedeng paggamitan ng yo-yo card. So, magagamit mo siya sa napakaraming bagay dito sa Taiwan. Cashless ba? Kumbaga. Kahit hindi, wala ka ng cash, basta may laman yung yo-yo card mo. Makakakain ka. Sakay ka ng mga bus, no? So, napaka-convenient, no? So, isa pang nagustuhan ko dito sa Taiwan is yung train nila. From Taipei, from north to south, nakakonekta. So, walang ka-problema na pumunta dulot-dulo ng Taiwan, no? Napaka-convenient. Tatlong klase nga pala yung train nila dito. Merong kway-kway, yung mabilis, may man-man, yung tamang bilis lang, medyo mabagal. Man-man, mabagal, eh. Tapos, meron din sila ditong high-speed train, no? Kagaya sa Japan na bullet train. Hindi ko lang alam kung magkasing bilis sila, pero meron din ang Taiwan na high-speed train. So, napaka-convenient mag-travel sa Taiwan. Kung ikaw ay turista or OFW ka na kagaya ko, pwedeng-pwede kang pumunta sa kahit saang lugar kapag day off mo na less hassle. So, yun guys, no? Yun yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Taiwan, no? Yung health benefits para sa OFW, may mga bonuses pag may holiday, yung madisiplina ang mga Taiwanese, malinis ang Taiwan, safe sa Taiwan, yung transportation nila dito maganda. Kung OFW ka, talagang magiging at home ka dito sa Taiwan. Ano. Dito sa Taiwan, pag may mga kamag-anak kayo na dito nagtatrabaho, talagang mapapanatag kayo kasi talagang safe yung bansa na to. Okay na okay magtrabaho dito. So, kaya maraming Pilipino ang tumatagal ng pagtatrabaho dito sa Taiwan. Hanggang 12 years nga pala ang pwedeng itagal ng OFW dito sa Taiwan. 12 years maximum. After 12 years, wala na, uwi ka na. So, siguro kakain muna ako bago umuwi sa May Tanglaw. Ang tawag nila sa McDonald's dito, May Tanglaw. So, tara! Binabati ko nga pala yung mga kakwarto ko. Si Rain, nanguna, nagpapabati. Si Mardin,
si Boss Eric, and syempre yung pinakapogi, si Boss Atulpo. Binabati ko mga nasa kwarto, mga natutulog. And gusto ko rin batiin yung pinsan ko, si Kuya Bani, nagpapabati. And syempre yung mahal kong asawa, no. Happy birthday sa aking asawa. Birthday niya ngayon eh. No? So happy happy birthday, sana masaya ka dyan ngayon sa Pilipinas, kahit hindi mo ako kasama. Alam ko namang miss mo na ako eh. Makaka-uwi din ako. And yung syempre yung anak ko, binabati ko. Binabati ko rin pala si Benji, nagpapa-shoutout din, no, yung kasabayong kong bumalik dito sa Taiwan. Dito ko na siguro tatapusin yung video ko, guys. So, maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga nagko-comment. Maraming salamat. Sana patuloy niyo ako suportahan. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please like niyo na din and click niyo na yung thumbs up button niya sa baba. And kung di mo naman nagustuhan, feel free to click the dislike button ng 2 beses. So maraming salamat ulit and magkita-kita pa tayo ulit sa mga susunod kong mga videos. Peace! But before that, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Aaron, OFW dito sa Taiwan. Today is holiday, no? Who doesn't want holiday? I love holidays.